Alright. Good morning, mga boss. Ligo ngayon. Magdi-deliver lang tayong item. Well, ang topic natin ngayon, gaya ng nasa title, ang aking 5 reasons bakit Honda RS150 Repsol ang ating pinuha. Yan, dati sa Repsol, yung dumadumi. Parala lang po ang mga opinion, mga views ko, yung mga review ko, yung mababanggit ay pawang sa aking personal lang na kaalaman. So yun. So mag-umpisa tayo sa 5. Ay ba pinakahuli? Ang pinaka-importante ay number 1. So umpisa tayo sa number 5. Bakit nga ba Repsol RS150 Honda RS150R ang pinuha natin? Naisipan ko lang itong makwento ko lang. Naisipan ko lang naman na itopic ito kasi sa 18 itong month na to, tatlong taon na po ito si Repsol natin. So parang review na rin to, 3 years after review sa RS150R natin, 3 years after. So, fifth reason. Reason ko, mga boss, ang sinundan itong motor ko, siyempre motor din. XRM 110 ang ating motor dati. So, yung XRM 110, since 2005 motor ko na siya. 2005 ko siya nakuha. Then yun, araw-araw ko siya gamit. Talagang daily driven yun. Tapos dumating din yung time, yung point na siyempre, may dugong racing-racing, racing-racing na rin tayo na pa-set up ng konti. Pero so far, bago ko siya hindi gamitin, nasa bahay lang kasi siya. Yun nga, written kasi racing-racing setup na siya, hindi na siya pwedeng ano. Kaya ngayon, kumuha na tayo ng RS150. So 10 years mahigit sa akin, o hindi lang pala, o 2005 yun, 2005 kasi, so 2015 is 10 years, 2021 nga plus 6 years, o di 16, magdedebo na pala yun. So far, with all due respect doon sa ibang brand, wala akong naging problema doon sa Honda natin, yung sa XRM 110. So talagang naisip ko, nung nag-decide na tayo na magbuka ng isang pang service vehicle, talaga service moto, may Honda na rin tayo. So yun nga, nung maganap ako, actually dalawa itong pinamilihan ko, CBR 150, yung mukhang big bike, pero same, almost the same dito, same engine. The only problem, kaya yung CBR pinuha natin, is ayaw ni Mrs. AGM. Kasi ayaw niya ng yung mataas, yung angkas. Pagkakaangkas siya, ayaw niya mas mataas sa akin. Nahirapan daw siya umangkas. So yun, decision natin, dito na kunin.
Ayun, yun na pre down. Fourth reason, mabanggit ko ulit, yung fifth reason kasi Honda XRM110 yung dati natin. So kaya ito yung pinawa natin. So fourth reason, yun na, inawahi, related din siya doon, reliability. In 3 years time, dito, sa ating RS150, hindi ako binigyan ng sakit ng ulo dito. Just like yung XRM110 natin, though minomodify natin yung dati, yung XRM natin, hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo nun. Pwede na! So dito, ganun din. Aside from the fact na siyempre may maintenance tayo, gulong, brakes, langis siyempre, coolant, hindi naman pwedeng di ba paldan, sprocket, yun lang. So on another video, ano natin yung mga cons naman ito. Doon natin mababanggit yung mga sabi natin ayaw natin ng konti. Pero technically, generally speaking, okay na okay sa akin si RS150R. Yun, reliability. Paano ko nasabi? Actually, itong ating RS150 is pwede na natin sabihin pagod na pagod to sa atin. Almost everyday ito ginagamit. Talagang takbo to ng takbo. Almost in a week, nakakadalawang San Pablo to Lipa ito. Twice, 3 times a week. Dumanas to, isang linggo, araw-araw din siya nandun. So nakakarating dito ng supplier din natin sa Bacoor. Shoutout, Sticker World. Medyo malayo-layo, baka or Cavite yun. So tayo kumukuha natin mga stickers ating isa pang business, yung printing services namin, JKM printing services. So doon, at yung mga delivery namin, Medicarlan, somewhere south, Geton, at dito, alas araw-araw San Pablo area. Technically speaking, parang natong ano eh, sa ko ba siya kung kaya, parang para transportify yun. Siya na rin kasi yung aming workforce. So sa mga nagdasang taon, hindi pa ako nagka-problema dito na sa motor na to sa daan. So upon experience, nangyayari sa atin is nasasakto naman doon sa maintenance schedule, kaya siguro yun okay din. Kung mababanggit natin yung T-virus, kung isang hindi nakakaalam, ayun yung naging colloquial name dito, yung nagka-issue dati sa tensioner issue. Pero shoutout sa ating kasa na kinuhanan dito, Motorace San Pablo, tsaka sa Honda Philippines, na talagang literal, tumatawag sila sa akin, pinapollow up nito nung i-claim ko to, ginawan kagad doon action. Nagkaroon din ng konting defect nun yung hindi nakalimutan kong tawag eh. Basta, gago! Kung saan nakalagay yung thermostat ng motor, nandito yan sa may ibabaw, hindi lang makita, may dala ko eh. Nagkaroon ng konting leak, pero napakabilis. Inasikaso kagad ng Motor A San Pablo, saka ng Honda Motor Philippines. Sorry, nalimutan mo yung pangalan ng taga Honda na talagang tumatawag pa sa akin, na pinapollow up niya kung nag-okay na ba.
Tatlong nagpadala sila ng parts, eh, sinala lang nila kung nakuha na natin, kung napalitan na ni Casa. So, shout out doon. Yun ang after sales. Pero so far, eh, hindi natin maiwasan yun kasi factory, mass production yan. Though may quality assurance sila, quality control, hindi pa rin natin maiwasan yung mga ganun. Siguro napatapat nga lang sa akin. Pero reliability, 1 to 10, 9.5 dito sa akin. Hindi pa ako ginawa ng sakit ng ulo nitong motor. 3 years. So, sa tensioner issue, nung marinig ko siya, mag-umpisa pa lang, nireport ko na kagad, nagawa na kagad ng remedyo. Tapos napalitan na kagad siya nung dapat palitan. Then, kasi tayo is marunong din mag-repair. Graduate din tayo ng automotive. So kahit paano yung ano, nag-gagawa-gawa din tayo. So ang ginawa natin, naka-manual tensioner na ito. Yun, lalong up until now, 3 years na rin almost yung manual tensioner. Hindi pa siya nagluloko. Adjust-adjust lang tayo. So, siyempre, pinakang the best niya dito yung service manual, yung schedule, eh, sundin natin. Kasi, siyempre, si Honda ang gumawa ng motor, si Honda rin ang gumawa ng service manual, sila ang may advice, may suggestion. So, better na sundin natin yun. Kasi alam nila to, kanila to eh. Though may mga instances, may mga ano na sabihin na dapat sa ganito, dapat ganyan, eh medyo on the greater side, that ilamang yun, sundin yung ano, sundin yung service manual. Though ayun yung recommended sa manual, sasabihin na ganito, ganyan, makarinig tayo ng idea, mas i-balance factor pa rin natin yung nasa manual. So yun, reliability. So yun yung ating number 4. So stoplight tayo ngayon, nasa kalihan tayo. So number 3 na tayo. Third nating point kung bakit itong ano, kukunin natin to kasi marami na tayo siyempre nakikita na meron ito. So ang unang-una kong hinanap is yung fuel consumption. Wow, sana all. Ayun, balik tayo. Nawala ako sa ulirat. Ganda ng motor. Ha. So ayun, fuel consumption. Na-research natin na matipid daw ito. So yun nga, so ang plan natin nga noon is kukunin natin ng motor is pang service natin, workhorse natin. So kailangan medyo, siyempre, tipid sa gas kasi mahal na ang gas ngayon. So yun, as far as 3 years ang nakalipas is concerned, positive. Napakatipid dito sa gasolina, mga boss. So yan, oo, kita nyo yung gauge. Parati tayo. Ang huli nating saling is 3-4 days ago. Pag dito-dito lang ang area ko sa dinadala natin is San Pablo lang, kaya kasikot lang dito. Ang isang full tank nito galing sa empty, ilang beses ko tinarize,
hanggang ngayon, minsan-minsan nagtatry ako. Pupunoy natin galing sa blink-blink. Nagbi-blink kasi yung isang bar na yun sa huli pagka kakaunti na talaga. 1 week inaabot mga boss ang ano ko dito, paikot-ikot dito, which is yung sa aming area is malayo, galing dun sa kanto ng Pergas is I guess almost 7 kilometers. So range nitong ano din sa balay ka ng bayan is siguro pagpalagay natin 18 to 20 kilometers balikan, eh nakakailang balik sa isang maghapon. Bukod pa yung mga ikot sa yan, katulad nito, malayo uli sa bayan. Add natin yung traffic, hindi na naman iiwasan yun, wala na yata ang lugar na walang traffic. Talagang tipig siya. Nung baka-or namin, ang balikan namin, kung natatandaan ko yung huli namin ano, is parang 230 pesos. Kung in peso, hindi ko lang tanda kung ilang kumagkano ang isang litro noon. Pero 230 pesos, ang naging way namin is from San Pablo, akit kami ng Tagaytay via Sumay, Sumay Road. Then Tagaytay, tas ma-diretso na pa-or. Pabalik, sa kabila kami dumaan, San Pedro. Pagbalik namin, yun nga, naging total namin, 230. Yun nga lang talaga, maliit ang tangke nito, kaya dalawang beses nagsalin. Yan mga boss, oh, salin na ulit tayo. Gerson ulit. Si Mark. Sorry, sorry, sorry. Yun na yun. So yun nga, sa fuel consumption, tipid ang ating motor. 110. Hindi, tama lang. Pag nagaway kayo dito sa area to, hanapin nyo mga pagmumukhang to. So yun mga boss, number 2 na tayo. Siyempre number 2 is yung looks. Yan. Sa aking opinion ay talagang halimaw tingnan, kumbaga. Pogi, aggressive, aggressive ang word ko na pwedeng gamitin sa description nito. Aggressive tingnan siya eh. Sa itsura niya on all stock, kahit wala ka nang gawin, wala ka nang baguhin. Ang bali, ang binago ko lang dito is yung gulong. Medyo nilakayan ko kasi lagi akong long ride, long distance. Tapos medyo ano mga dinadaanan natin. Kaya yung likod, nilakihan natin 100x80 Pirelli Diablo Rosso, Diablo Rosso Sport Pirelli, baka naman. Yung sa una 70-80, sa ngayon ang nakalagay ay RC muna kasi naantay pa natin magkaroon ng size na ganun dito sa area natin ng Pirelli. Paparehasin na rin natin Pirelli. Uulan na. Sa itsura, wala na akong binago.
unlike dun sa iba na may binabago, bagay, choice na ng kung sino. Dito kasi sa akin, wala na akong binago, gulong lang. Ultimo yung side mirror, hindi ko napalitan. Ito mga lever, handle grip, all stock yan. Engine, wala rin akong binago. Which leads sa ating number one reason. Upon research noon, ang performance ng makina niya, ng modelong to, is na-intriga talaga ako. Kasi nakikita ako sa mga forum, yun nga daw, maliksi ito. Which is, nung nakuha ko siya, tama, positive, napatunayan, maliksi nga siya. So, hindi ko naman siya ipang re-racing, so, yung performance nito ngayon, all stock, hindi mo sprocket, all stock, stockang size, hindi ko na siya pinago pa, bakit naman? Yung tatawagin kong power on demand, andun. Wow, bagong term mga boss, power on demand. Ibig sabihin ko lang sa power on demand ko, yung pagtihid ko ng dinilidor, yan o. Kahit nasa mababang RPM ka, humihila talaga siya. O yan o, fifth gear tayo. Humihila. So, ibig sabihin, kung gagamitin siya katulad ng ginagawa ko, yung daily driven, daily ride, long distance ride, hindi ka naman mabibitin ito basta-basta. Isa ko pang napansin, marami, itong pinyo ko lang, talagang balance na balance ang motor na ito. Though may kabigatan, compared sa ibang mga nasakyan kong motor, mabigat talaga siya. Pero yan, balance naman siya eh. Hindi siya yung lamang sa kaliwa, lamang sa kanan. Okay lang. Pag tumatakbo na siya, yun, wala na yung bigat niya oh. Balance na, lalo kung papartneran mo siya ng magandang gulong, maganda yung align ng pagkakalagay ng gulong. Though nakamags, siyempre diba, yung adjuster, yung align mo, mga bearing, okay. Hindi mo siya mapapansin mabigat siya eh. Number one, performance niya ayos sa kanyang stock form. Stock form, di ba parang nag-e-hold okay na performance niya. Talagang ang galaw niya eh. May tubig. Talagang yung tag, ang tag ng kanilang promotion kasi nito ni Honda Motor Philippines is ano, DNA ng MotoGP. Kasi alam naman natin MotoGP yung sinasalihan ng mga racers. May isang motor doon, last ko na lang sa screen, nalimutan ko yung motor na yun, yung model na yun. Repsol din yun. So yun, kamukha nun. So kumbaga, yun ang big brother. Ito small brother. Kaya kung
Actually, hindi ko naman re-racing. Pwede to. Kung talagang gusto mo medyo paspasan, hindi ka naman maiwan, hindi ka rin talaga maiiwan. Kumbaga, ikaw yung mode. Gusto mo mabagal, okay, normal riding. Pero once na i-demand mo na magpulin, eh talagang may bibigay din kahit hindi siya loaded, no? So far sa engine, wala pa tayong pinapalitan dito. Kung consider as may pinalitan is yung spark plug, yun lang. Sa 3 years niya sa akin, dalawang beses na siyang napalitan. Sinunod ko lang doon sa manual. So, napalitan ko sa engine yun. Tapos syempre, air cleaner. Tapos monthly syempre yung langis. Yung langis, sinusunod ko talaga yung grade eh, na nasa service manual, nasa user's manual niya. Yung recommended niyang langis. Wala namang mawala kasi specs nila yun, specified nila yun, specified ni Honda yun, kaya mas tama na sundin natin yung brand na lang. Siguro mag-decision tayo kung ano yung choice natin. So performance mode tayo. After.